Saan po boss galing yung binay na ganyan? Ito, native to dito sa atin, sa Bicol. Kiniklaim nga ng ating ano, CDSA, nandito talaga ito nagmula sa ano. Apo. Sa Bicol. Dito guys, nandito tayo sa farm ni Sir Joey. Si Sir Joey. Ayan. Sir, ano po itong ano na to? Bahay po ng Bian. Oo. Ito yung bahay ng ano, stingless bee. Ibig sabihin po nyo, wala siyang pang kumbaga bee siya na walang kahit makagat ka niya. Apo. Walang ano, hindi. Hindi masakit masyado. Hindi katulad nung bees na wild. No? Apo. So, ang ano nito is Apis dorsata. So, yan. Ngayon, yung iba nakikita mo, may mga papasok. Apo. Sila yung mga workers na galing sa labas. Yung mga dala silang pollen. Apo. Tapos yung iba naman lumalabas, yung nakapag-deposit na sa loob. Mm. Ito naman yung mga, kumbaga, ano, security. Hindi. No. Tapos nasa loob niya yung queen niya. So, saan po galing yung boss yung bin niyo na yan? Nalagay na ano, shield para at hindi siya mabasa. Apo. Saan po boss galing yung bin na ganyan? Ito, native to dito sa atin, sa Bicol. Kiniklaim nga ng ating ano, CBSA, nandito talaga ito nagmula sa ano. Apo. Sa Bicol. Kasi meron din ito sa ibang lalawigan, gaya ng Batangas. Apo. Papunta doon sa ano, sa Luzon Park. So ang honey nito, mas potent kaysa sa ibang honey. Apo. Ng wild. Pero kung hindi ka sanay, parang hindi mo siya ma-appreciate kasi medyo ang tawag yun, may asim ng konti. Ah, hindi katulad yung iba na matamis na matamis. Pero matamis din siya, pero may konting asim. Bali, eto boss, mga ilang bago yan ma-harvest? Ilang months o days? May season din. Apo. I-harvest mo siya. Katulad nito, di ba may training kami ngayon? Apo. Ang gagawin dito, ito yung i-ano natin, i-demo. Apo. I-splitting. Ibig sabihin, bubuksan siya. Apo. Nililipat sa ibang ano. Mm-hmm. Para mag-multiply. Apo. Ayan. So, pero ang honey nito, wala pang, I think, baka isang bote lang or less than one bottle. Yung ganyan kalaki, boss. Ito. Mga sa isang ganyan, mga ilang bees yung approximate na nandyan. Wow. Hindi ko pa masyadong ano ang curriculum. Depende sa laki eh. Apo. Paano kayo boss natuto na magkaroon ng ganito? Gumawa ng ganito? Yung tirahan ng mga bees? Ano ko rin, na-appreciate ko rin to through trainings. Tapos apo. Itong katabi ko dito na farm, si apo. Hagahag Farm, dyan sa baba. Apo. Meron siyang ano, meron siyang 400 plus. Apo. Ito. Actually siya yung pinakamarami dito sa partido. Apo. Even dito sa ano, sa so primarily pag may farm ka, apo. Kailangan mo siya kasi yung nyug mo, yung mga plants mo na bumulaklak, kailangan niya ng pollinator. Apo. So mas maganda to kasi mas marami, and sabi mo kanina stingless siya. Apo. So harmless, kumbaga kahit makagat ka niya hindi naman magka, hindi ka naman maano. Apo. Hindi, konting ano lang. Ang ano lang nito, pag na-disturb mo siya, pag yung buhok mo, susuot niyan dyan. Tapos, meron siyang pulot na sa katawan niya. Didikit na siya. Once na hawakan mo siya, napakaliit niya. Apo. Mamamatay na siya. Aha. So, yun din yung ano. Hindi naman siya sensitive, sir, sa sa weather, sa ano, sa... Hindi naman. As long as hindi siya matumba. Apo. Tapos mabasa. Kasi pag nabasa siya, apo. Yung tendency,
magkakauud siya. Ha. Uuudin siya tapos pag may uud na, na-sense na nila na may uud. Opo. Iiwan na nila yung bahay. Ah, oh. Kaya may bubong po na ganyan. Oo, na yero. Maghahanap na sila ng ibang. So sa paggawa ng isang ganyan, boss, mga magkano yung usual na expenses? Sinesemento nyo pa yan, boss? Hindi na. Hindi naman. Mayroon mga technology na ano. Dito kasi sa akin, mas inaano ko yung parang low cost. Opo. Na doable naman siya. Opo. Kasi resource-based ako dito sa farm. Eh. Hindi ako masyadong nag-ano ng mga kulang pa naman tayo sa resources. Opo. So, pwede naman siyang gawa ng mga fix na structure para mas opo. Kung bumagyo man, eh, hindi siya lang ano, matumba. Oo. Pwede rin naman. So, ito kasi, pang ano lang, pang makeshift. Opo. Kasi ang plano ko din naman nito, may future plan din ako nito na i-fix siya para talagang stable na siya. Opo. Kasi gagalawin pa yan eh, i-split pa siya paparamihin. Hmm. Bali, eto boss, ilan yung colony nyo ngayon? Colony po ba yung tawag sa ganyan? Bilang na bilang ko lang to. apat dito, tapos meron akong dalawa doon. Opo. Sa kabila. Malaki doon. Opo. Bali, yan pa lang naman din. Paano po kayo natuto na gumawa ng ganito, boss? Saan kayo gumawa ng inspirasyon? Yun nga, si Hagahag Farm. Si katabi ko na farm. Ilan po yung mga ganyan niya? Marami. Mas marami yung sa kanya. Nasa 400 plus. Baka ngayon 500 plus. Sa mga ganun, boss, nakikwentuhan po ba kayo? Mga ilan yung naaanin niya na ano? Si Hagahag Farm, nag-aani siya. Pero kasi ang konsepto namin, hindi naman talaga siya pang commercial. Pang commercial na kukunin mo yung kanyang... Apo. Yung pulot, apo. Yung honey mismo. Para sa akin, ang benefit na kinugusto ko nito, yung mapollinate ito, yung mga plants ko. Kasi itong mga tanim na to po. Anong tawag sa ganitong tanim, boss? Kumikita, wala kasing bulaklak dito eh. Apo. Siya yung mapollinate. Kita mo naman, napakalami ng bunga. Apo. So, because of that base. Apo. And, siya yung nagpapaano? Oo. Siya yung nagpapollinate ng ano, ng mga bulaklak. Apo. So yun yung inspiration ko dyan, para lang mapaganda yung mga tanim. Apo. Hindi ko naman sinitingnan yung benefits ng apo. Sabaw. Apo. Pwede naman ako kumuha. Pag halimbawa, gusto ko na mag-splitting. Kasi pag nag-split ka, apo. Nakikita mo doon yung sabaw. Apo. Nakikita mo din yung brood. Apo. Kung saan yung queen. Apo. Yung kapag biniak na po yan siya na. So yan. So, pag na-split ito, halimbawa apat siya, times 2 or times 3. Apo. Ganun siya. Pali madali lang naman siyang paramihin kung tututukan mo talaga siya. Tapos, eto boss, hindi mo na kailangan magsuot yung parang katulad yung nakikita natin sa mga TV, ano? Yung parang ito. Naka-mast sila na, ano, naka-gown ito, sila. Kailangan ito. Mas kailangan ito. Kasi maliliit nga siya. Ah. Sa bawat, sa damit mo, pag ginalaw mo yan, ah. Susuot yan dyan sa ketsa tenga mo. Pwede yung pumasok. Susuot yan. Oh. Oh. Pero yung kapag halimbawa ganyan, normal lang siya na hindi naman siya nang aatake. Hindi naman. Basta di mo siya ma-harm. Apo. Anong tawag po sa bee na ganyan? Ang tawag na yun, ano, stingless bee. Stingless bee. Apis dorsata. Apo. So, pagpapakain naman sa ganyan, boss, anong pakain? Wala namang pagkain na pusa silang nabubuhay sa sarili nila. Ah, kumbaga... through ano yung mga pulot apo sa ano sa mga bulaklak ng niyog, bulaklak ng mga halaman apo. Approximately, boss, sa market magkano estimate kapag halimbawa isang bote ng honeybee? Okay, ito mas mahal ito ng konti doon sa regular honey apo, no? So yung regular honey ko nag-range siya ng 200 to 350. Opo. Ito naman, para nag-range to 300 to 500. Mas mataas yung market value niya. Kasi meron may mga mas gusto ito eh. Opo. Kumbaga, and the same time kasi, limited ang supply nito. Hmm. Unlike doon sa wild honey. Ibig sabihin, boss, itong binaga nito, dito nag-original sa, ano, sa Bicol o hindi? Based doon sa story ng CBSUA. Oo. Dito to na find out, dito talaga siya ano. Mas marami mas marami kita. At dito rin nakilala. Opo. Nakilala mo.
Boss, yung anong kaibahan nito doon sa regular bee na nakikita natin doon sa mga puno na yung nang-aatake ng, diba, yung usually kapag may nakita tayong malalaking bubuyog. Anong kaibahan nito doon sa mga ganun? Anong pagkakaiba ba sa ano? Sa... By product, by... Yun eh, yun sa... Aggressive ba yung ganito o hindi? Hindi. Basta huwag mo lang siya magagalaw. Apo. Tapos, hindi bubukol yung kinagatan nito sa iyo. Unlike nung talagang ano, magang-maga. Pag tinuso ka noon, talagang kung meron kasing tao na pag nakagat iminab. Oo, na allergy. Bukol. Apo. Tapos yung product naman po, anong matamis? Mas marami yung malaki. Kasi yung wild ng buo noon, pumapatak ng 2 hanggang 3 galon. Apo. Ito wala isang bak isang ganyan mga isang bote. Apo. Isang bote dalawa. Anong tawag mo sa mga prutas na ganito? Ito yung passion fruit. Apo. Itong passion fruit po, paano yung pagtatanim nito, boss? Ang passion fruit ano siya? Sana pa pangalan niyo. I'm Gertrude Torena po from JP Isarong. Apo. Ano pong session ngayon, boss? Ano project tong pinagkakalahan na ngayong araw na to? Isa po ito sa JCH po na matulog natin na ma-organize ang mga bee hunters na ma-transform po sila to keepers, wild keepers. Aling mga alamang marami, hili po tayo lahat. Apo. May mga honey po, sinasabi natin po. May mga Apo. Honey na talagang totoo naman po. Apo. And po tayong kaalam-alam na mga bee hunters po tayo na ang problem nila. Po, bus po nila yung bee sinisira para po honey na para makuha natin. Apo. This training po, matuturuan po nila kung proper hunt wild bee pag-keep. Apo. Para po, para sustainable ang sakan ang kanilang livelihood. Apo. Tuturuan din para matindi natin nila na ang trabaho ay important. Apo. Hindi lang para sa kanilang livelihood. Hindi po para din unity. Apo. Kasi alam po natin yung tansya ng hives. Apo. O honey na natin. And group po makakrito, magkaroon po tayo ng trust mga bee hunters, hindi bee hunters tawag sa kanila after this, pero wild beekeepers na. So Apo. We aim to transform them na maging tulong din sa paglaga po environment at mapangalagaan din ang mga bees, lalo ng mga wild bees kasi Apo. According to this po, nag-dean na po ang numbers ng mga pollinators natin, kulala ang bees Apo. Dahil sa pollinant, dahil sa pagbuting city. Apo. Ano po? So, kaya po, ito tayo ngayon, ito po yung ano na Bee Hour. Bee response. Ang Bee Hour our here kasi madami po sa tulong sa pagbit ng mga po tayo gulay, po tayo fruits, nungyog po yung mga Apo. So kaya kinoconsider natin sila aso. At the same time po, for beers or beekeeper or wild beekeeper or hero. Apo. So without them din na nakikipisyon sila na kumuha ng wala tayong makukum na madaming nets na sa ano po nahamakum natin as committee. Apo. So ini-invite din natin maging responsible beekeepers. Apo. Kasi po sabi nga po natin kanina malaking bagay po trabaho nila. Apo. Yung sa para sa pamilya nila nagay sila ng pera or livelihood. Mm. Sa community at sa invite po. Apo. This po, be responsible. We are inviting to be a responsible wild beers. Apo. Not anymore hunter, bee hunters. So, hope sana paunti-unti mas dumami nila. Apo. Na mas pasok natin sa pag-transform. Apo. Kaya at the day, this transform will just benefit the family, their income bulls. But primarily po, yung environment natin. Apo. Yung po ulit kasi sabi nga ni Albert Einstein, within 40 years, Apo. Without bees, we'll think, sabihin, mas impi pa bees tao. Tao. So, sana, let's be responsible and talagaan po natin yung mga bees Apo. Natin. Bale, ito po, sino pong mga kapers nyo dito? Yes, sir. Good thing po, meron po tayo nyo yung ATI po natin, Apo. ATI Bicol, si Biswa, Apo. Particularly yung Ma'am Lilshon, director ng Aprilian. Siya po yung nakausap yes, kanina. Yes po, Apo. Tapos yung Ma'am Itay Marjorie po sa PSU Apo. With AGOA and Community Sustainable Governance Project. Apo. And then itong dalawang farm dito sa AGOA, Apo. Manuwa din and Silvestre Apo. Po. Pati yung po yung Princess Sinwood Drives, Kate po. Tapos meron po tayong mga sponsors po na mga kita po yung kahalagahan ng proyekto at
willing po silang tulong. Nandiyan po yung Isurug Meat Excess, JG Sud Laundry Service, Hong Kong Style, Tantaholic po, and then Towns, yung bagong build dito sa Gowa, si Sedbert Production, G-Force Construct po, bago tractor dito sa Partido, apa. And then sa Naga po, and then Super po. Apa. So, ito ay start pa lang po ito ng collaborative po ng grupo with ito. Our press po, JCI President 2020 Jen Moliton po. Apa. So, tapos ito po boss sa ano po? Ito po yung Unsidlock banner ano logo ng Press Podier. Apo. Na mga punti po ng buong Philippines po ng JCI po. Ang JCI po. Three Chambers International po. Apo. This is a group of individuals. A group din na nag-ano po sa mga nila. Di ba makatulong sa units with others na create po ni mga projects na makabang iba-ibang projects po yan. Apo. So every year po nagkapning iba-ibang projects na ma-all out po niyo po makatabang muna dito. Community development yes, po. Po no? Develop the trainings. Yung kapag halimbawa, sir, yun pong kayong mga links nyo usually pinopost. Page ng JPL isa ro. Yes, pwede po nila ma-check yung mga activities po doon and nakita po yung mga preview activities namin. Apo. Available po yun sa Facebook. Po, okay. May website. So po, di ko alala yung pero po kami ngayon na ng JCI Philip po. So yun po. Tapos, madito sir, B program nyo na parang training program. Pa po yung iba training program na or mga check na napagkaabalahan ng JCI o na organized ng JCI. Within there po, madami po. Actually po, ang may mga project kami alagaan. Nandiyan po yung national check na bags, bags and then mga tulad po ng school press. Apo. Basa. Apo. Ayan po yung mga ship programs men na hindi naman po siya hindi po madali ang ano pro years na naman yung impossibility po na tinuturo niya. Apo. Sir, alam po sir busy dito sa L3F nakita itong munti namin para sa ating mga beekeepers. Apo. Okay. Thank you very much. Sunod po ang drone, inyo po ang mga lalaking bubuyo and ang nag-iisa po na nag-aaki sa Loka Colony, ang Queen Bee. So, balik po natin. So, kung mapapansin po nito sa physical na anyo pa lang po, may pagkakaiba na. Usually, ang mga lalaki po, kulang po ang sa indang mga parts for halimbawa, defense, opo, kulang din po ang kanilang stinger, kulang din po ang kanilang
mga basket for collection. Kasi po, ang role po talaga ninda is siguro po, hindi lang po tamad, pero wala po talaga silang kakayahan kasi kulang po sa katawan nila. Wala po kasi silang kakayanan para po magdepensa or magkolekta kasi po wala po sa katawan nila. Sabi na kayan kan iba, ang mga drones, ang mga lalaking bis, member da ka pan. Pero mapangit din ang lalaking andun. Aha. Paano kung sila yung nasabing pangit? Oh, yes! Happy birthday! Tapos, ito naman po, ang queen po, malaki po siya kasi po, kapag nag-mate na po sila, siya na po ang nag-iisang magubuhay ng mga susunod na henerasyon ng kanilang colony. So, malaki po talaga ang body niya para po may kapasidad po siya para manganak ng manganak. So, next slide po. Yan po, para ma-visualize o makita po natin kung ano po ba ang levels or stages kapag pinanganak po ang bees. So, mula po sa egg, pwede pong maging fertilized or unfertilized. Kapag po unfertilized po ang egg, ito po ay lalaki, tinatawag na drone. Kapag naman po fertilized egg, pwede po itong light feeding or regular lang pong pagkakain, magiging po itong worker. So, ordinaryo po na manggagawa. Parang ganun po. And then po, kapag heavy feeding or may special po pinapakain, tulad po ng royal jelly, ito po ay nagiging queen. Opo, queen bee. So, makikita po ninyo, bata pa lang po, malalaman na kung ano po yung mga assignment nila sa loob po ng kanilang colony. So, next po, ito po ang queen, medyo hindi lang po siguro nakikitang maayos, pero malaki po siya compared po sa ibang miyembro ng colony. Ito po ay kayang manganak ng 1,000 to 1,500 eggs per day. Lalo na po sa mga apis, yung malalaki ng kailangan. So, ito po, meron po silang special na amoy para po, ito po ay tinatawag na pheromones. Ito po ay responsible para po sa pag-mark or signal sa mga kakapwa niyang ka-colony na ito po ang kanilang bahay. So, kaya hindi sila nagkakamali. Opo. So, kanya-kanyang colony na kahit lumabas sila, hindi sila mawawala, matatalang, magbalik. Kasi daradara nila ang parong kasi ng queen. That's the pheromone. Opo. Hormones. So, kung sa bee development po, ang mga worker bees or mga regular pong female bees na nagtatrabaho, binibigyan po nila ng royal jelly yung pong tirahan ng possible queen. So, doon pa lang po, nalalaman na ito po ay may special na rasyon, special na pagkain, na nutritious, para po, paglabas po nung female, nandun na po yung nutrients na kailangan ng kanyang katawan. Royal jelly is a secretion of good food for young workers. So, yung mga kanyang nilalaman po or composition, ito na po. Meron pong sugar, acids, steroids, at iba pa.